po si Yumi, 22 years old, from Ormoc City po. Gusto ko pong maging beauty queen, makeup artist. Yan po yung pangarap ko nung bata pa ako. Nagagandahan po ako pag matangos po yung ilong nila. May mga insecurities din po ako na hanggang ngayon meron pa din. Like yung sa height ko po, then sa belly ko kasi may konti pa akong belly pads. Kaya po minsan nako-conscious ako, lalo na po pag nakakita ko ng magagandang babae. Parang nahihiya ako. Para po i-boost yung appearance ko po. Para maging, kasing ganda po ako ng mga idol ko before. Ako po ay talagang mahiyain. Taong bahay lang din po ako. Hindi po ako masyadong lumalabas. Kasi nga po, nahiya po ako dahil sa appearance ko dati. Dati po kasi, hindi po talaga ako napipiling news. Lagi na lang pong sekretary. Tapos yung, feeling ko yung sekretary kasi ang daming sinusulat ganun sa school. Yung mga classmate ko dati, nakikita nila ako. Nakikita nila yung Facebook ko. Sinasabi nila, ay, ang ganda mo na. Para ka ng Koreana. Ibang-iba daw yung face ko before, nung high school pa lang kami. Yung po yung goal ko. Gusto ko pong maging anime low. Sa video, nakakita ko ng babae doon na mukhang anime po talaga siya. Kahit wala siyang makeup, kahit simple lang, mukhang anime siya. Tapos yun na nga, in-idol ko siya, gusto kong maging kagaya niya. Pati sa ilong, pinagaya ko din. Sa ilong ko po, nagpa-surgery po ako. Pero nung una po kasi, pinasok lang yung implant. Hindi po sila nag-cut, hindi po nag-cut si Doc dito. Pero nung pangalawa po, nag-cut na po si Doc dito ng alar ko. Yung next ko pong pinagawa is yung sa Jotox ko din. Para po imigpis po yung... maging ganun po, maging fishy. Nagpa-fillers po ako. Then, may nakita kasi ako before na Chinese girl. Tapos, ang cute-cute ng lips niya. So, ayun nga. Naganda na ako sa lips niya. Kaya, yun nga, pinagaya ko. Yung sa skin ko din po. Kasi before po, maitim po ako. Kasi, yung mga bata pa lang tayo, lagi tayong naglalaro sa araw, nagbibilad, naliligo ng dagat. Nung high school ako, maitim po kasi yung balat ko, tapos napupulbo po ako. So, bale, yung mukha ko lang po yung maputi. Binubuli po nila ako, sinasabihan nila akong pabrikado ako ng pulbo. Ini-ignore ko na lang po sila. O, syempre, masakit po sa feelings yung ibubuli ka. Doon nga po nagsimula na gusto ko po talagang maging maganda, maging maputi, maging matangos yung ilong. Doon po nagsimula yung lahat kasi po binubuli po nila ako. Nawalan po ako confidence kasi parang naano ko na parang hindi pa ba sapat na yung napagawa ko. Kasi until now, may nang bubuli pa rin po. Ako po si Michael Bristol. Ako po ay 37 years old. I'm from Binian City, Laguna. While I was a kid, I was bullied. May nagsabi sa akin, ang pangit-pangit ko. Ganyan. And then I kept it to myself until, you know, there was a moment that I faced the mirror, humarap ako sa salamin, and tinignan ko yung tsura ko. Parang sabi ko, ito ba yung pangit? Hanggang kinip ko siya sa sarili ko until sabi ko, patating ang panahon siguro aayos na yun. So ang ginawa ko is, nagsumikap ako until, you know, I had my surgery. My first surgery was actually osteotomy, bone reduction sa nose. Hindi alam ng parents ko na nagparetoke ako. Umuwi ako ng bahay. Nakabenda ako. Sabi ng tatay ko, napaaway ka ba? Sabi ko, hindi po, nagparitoke ako. Sabi, ha? Anong pinagawa mo? Bakit ka nagparitoke? Tapos, parang explain ko lang sa kanila na, I wanted to look okay. I wanted to be better. It's a moment for me and my mom and my dad, for my family, because I remember yung tatay ko yung naglilinis ng nose ko, and I could see the look from his eyes nga na parang even though I don't see myself as beautiful. Alam ko, nakikita nila ako na okay. And they support me. Sinusuportahan nila ako sa kung anong gusto kong gawin sa buhay. Whatever makes me happy. So after that, I was able to host, no, different events. Local and international events and pageants. And also, like after all this course, these years, I was able to build my own business. I have my own aesthetic center now. Nakakataba lang ng puso. Naiyak ako kasi parang naalala ko yung dati na wala nang pumapansin sa akin. Pero ngayon parang you get the attention, you get the opportunities, which is
after all the ridicule and discrimination na narinig ko, parang may maganda rin naman palang pinatunguhan. So, sobrang saya. Siyempre, wala namang taong walang insecurities, no? So, minsan na insecure ka pa din, lalo na pag nadidikit ka sa talagang sobrang mga mapuputi or sobrang, alam mo, perfect talaga yung features nila. But then, katulad nga na sinabi ko, I have learned how to be contented with how I look. It's just that beauty is in the eye of the beholder. So, in my eyes, I find myself beautiful already. So, okay na. I want to inspire more people in life. Na kapag may gusto kang ma-attain sa buhay, ipagpatuloy mo lang and don't ever back out. Huwag kang susuko kahit anong marinig mo sa ibang tao. Ipagpatuloy mo yung laban na gusto mo. Yes, we have with us Arame Sanoria, or mas kilala natin na Yumi sa kanyang mga TikTok followers, and Michael Bristol. Hello! Hi. Hello, hello. Nagulat ako kay Yumi kasi, di ba usually tayo, pag nagpapaganda tayo, meron tayong mga peg na it's either local na celebrity or Hollywood actor or actress. Ang peg niya ay anime. Cartoon eh. Ano ba yun? Ang hirap nun. Parang pupunta ka sa doktor, Doc, gusto ko maging cartoon ang itsura ko. Hindi ba na-weirduhan yung doktor? Kung sinabi mo, gusto ko anime. Ano sabi ng doktor? Sabi niya, mahirap daw gawin. Pero kasi yung journey ninyong dalawa, nag-start yun because you were both victims of bullying. Ayan yung kay Michael dati. Diba? Ayan yung itsura mo dati. So pag nakikita mo yung mga dati mong pictures, what do you see? Nakikita ko na even though I enhanced my face, that I'm probably a totally different face now. The eyes, they're still the same. Mm-hmm. So I still see that person in me that didn't change inside. And of course, I'm very much happy and I'm contented of what I've achieved. Oh, ano ba yung mga sinabi sa'yo before na hindi mo malilimutan? Yung sinik yung ulo ko, tapos sinabi sa akin, ang pangit-pangit mo. Sino nagsabi nun? Yung kapitbahay namin. Sabi sa'yo? Yeah. Ba't yung sinabi yun? Hindi ko alam, nakaupo kami sa hagdan. Bata pa ako nun eh. At siyempre, di ba pag bata ka, wala ka namang thought na, ano ba yung pangit na hindi? Wala, aesthetically, we don't know anything. So I started to look in the mirror and then I tried to assess, bakit ako pangit? Tapos kinumpare ko na yung, that's the time I compared myself to my sisters, tapos sa mga iba na, oh nga, no, malaki yung tenga ko, yung ilong ko, malaki ang itim ko, yung buhok ko. So sabi ko parang, oh, pangit niya ako. Ah, naniwala ka sa sinabi sa'yo nung kapitbahay. Yes. So, kailan nag-start yung babaguhin ko na itsura ko pag gagwapuhin ko yung sarili ko? I wasn't born with a silver spoon. So, kahit gusto ko man ipaayos kung ano yung gusto kong ayusin, I need to work for it. So, nag-graduate ako. I excelled sa school. So, yung pambubuli sa akin, tinurn ko dun sa academic, sa extracurricular. Sabi ko, kahit pangit ako, talented ako, okay ako. Matalino ako. Yun ang gusto kong sabihin sa sarili ko. At gusto ko na ipakita to make my family proud of me. Hanggang nakaipon ako, tapos I decided na, ayun na nga, pag after graduation, real world na. So kahit sa real world pala, andun pa din yung bullying, andun pa rin yung judgment. So I'm also a host. I host local and international events and pageants. So hindi ako nakakakuha ng trabaho. Kasi syempre kapag nagpasa ka ng set card mo or ano, hindi naman maganda yung boses mo, witty ka or whatever. Ang ganda nga ng boses mo. Thank you. Hindi naman agad yun ma-assess eh. Titingnan ka muna eh. So sabi ko, ba't wala akong trabaho? Sabi ko, okay, it's time. So that's the time na nakaipon na ako. Unti-unti, pinaayos ko. Ang una mong pinagawa? The first na pinagawa ko, I had osteotomy o yung reduction of the bone dito sa nose. Kasi ang problema sa nose ko is masyadong malaki. Yung structure nung ilong ko malaki. So nagpa-osteotomy ako, tapos nilipat yung cartilage dito sa ears, dito para magkaroon lang ng konting height. Pero may height siya talaga. And then, I had otoplasty, o yung ear surgery. Kasi yung ears ko before niya is nakaganon. So medyo kinlip siya pa ganito. Tapos nagbawas ng cartilage. And then, I had dimpleplasty. So nagpa-dimple talaga? Ay, may ganyan pa. Oo, pwede dito. Pwede ka magpalagay ng dimple. Yes, tapos huwag mo papantay para hindi masyadong ano. Para talagang mukhang ano, natural to. Mukhang natural. And then I had mentoplasty, kasi syempre tumaas na yung ilong. Yung nawala yung baba ng konti. So I had silicone implants on my chin. Hmm. And bakit very open ka to sharing that, yung mga ginawa mo?
okay. Sa face mo. Nagka-work na kasi ako eh. So, ang dami ko ng mga trabaho, ganyan. But people would, you know, straight to your face, retokado ba yung ilong mo? Or gawa yung mukha mo, ganyan. Or may mga magko-comment sa'yo. I did a video on TikTok. Sabi ko, I get tired of people asking kung bakit ganito nagpagawa. Dati pangit ako, kine-question nyo. Ngayon, nagpaayos ako, kine-question nyo ulit. So I just realized that it's, you know, 2020, 2021. We need to normalize these things, yung plastic surgery. Enhancement. Cosmetic, yes, enhancement cosmetic surgeries. So sabi ko, sige, I'll be bold enough to do this. Actually, that time, medyo natatakot ako na baka mawalan ulit ako ng trabaho. Tsaka kasi ang lalaki, di ba, hindi naman ganun ka-open pag lalaki. Yes. So baka, ano mo yun, madiscriminate ka na naman. Sabi ko, regardless, sabi ko, okay, I want to share this to you because I wanted to inspire people that this is what happens when you try to improve your life. It's not bad naman, hindi ka nagpagawa para masira yung mukha mo. Nagpagawa ka para mas maging maayos. And then everything else will follow. Ikaw naman, Yumi, kasi yung sa'yo pala, totoo ba yun na-trigger ka sa isang bad relationship? Yung pagpapagawa? Oh, yes po. Ano nangyari dun sa relationship na yun? Sa tatay ng anak ko, may best friend po ako dati. Then yung best friend ko, maganda po siya. Kaya yung po, iniwan niya po ako. Dun sa best friend mo? Mm-mm. So, nung iniwan ka, ano nangyari sa self-esteem mo? Parang nag-lower yung self-esteem ko po nung time na yun. Mababa yung tingin mo sa sarili mo? Opo. Tingin mo, kaya ka iniwan dahil hindi ka maganda? Opo, opo. So, kailan nagsimula yon na hindi ako maganda, kaya ako iniwan? Sige, babaguhin ko yung mukha ko. Nung time po nung pinanganak ko po yung anak ko, doon ko po sinimulan na gusto kong mag-enhance. Sa nag-start, anong una mong pinagawa? Yung ilong ko po. Mm. Nagpa-Gore-Tex rhinoplasty po ako. Mm-hmm. 2 times na po siya. Tapos nung nakita mo nag-iba na itsura mo dahil binago mo yung ilong mo, anong pakiramdam? Masaya po. Mm. Oo, masaya po. Siyempre, nung time na tinanggal na yung bandage, nagandahan po ako. Sobra, nagandahan ako. Tuwang-tuwa po ako sa sarili ko. Tapos, pag lumalabas ako, parang confidence na po ako. Hmm. May love life ka ngayon? Oh, yes po. Meron po. Ah. Ba't ka naman nag-decide na maging open? Na isi-share ko na in-enhance ko yung sarili ko? Oh, kasi sa TikTok ng videos ko po, yun nga po, may nagtatanong, sinasabi, ay, retukada yan, ganun. Oh, so yun, in-open ko po. Tapos, kasi pag hindi ko in-open, sasabihin sa mga nagko-comment na ano, dinideny ko, ganun. So, ayun. In-open ko. So, open na po ako sa kung ano yung mga tanong nila about sa rhinoplasty ko. Sinasagot ko po. Paano yun? Kasi, di ba, usually yung mga nagpapaayos ng mukha, celebrities, kasi may pera. Or mga models, kasi may pera. We do it kasi we're in front of the camera, we do events. Pero si Yumi, saan ka nakaipon or paano ka nakaipon ng pagpa-enhance? Sariling diskarte din po, din sa tulong din po ng boyfriend ko. Binigyan niya po ako ng pera. Support po siya sa akin sa pagpapailan. Ah, siya yung muna nagpaano sa'yo? Opo. Nagpahiram sa'yo? Opo. Okay yung ka-relationship mo, ha? Oo, yes na po. Okay siya na, sige, go, enhance mo yung sarili mo. Opo. Supportive po siya. Pero ngayon, pag nakikita mo yung sarili mo, natutuwa ka na mukha ka ng anime. Yes po. Gusto ko talaga anime. Kasi pati yung buhok mo, pati yung buko mo. Bakit naman anime? Ano ba sa anime yung nagustuhan mo? Ano yung napanood mo na anime? Kasi ano, dun sa One Piece, yung si Nami tsaka si Nico Robin, ang gaganda kasi nila, nagagandahan ako sa kanila. Nagandahan ka sa cartoons? Paan ba yun? Okay. So sa cartoons, nagandahan. Hindi sa mga Korean novela. Oo, yun talaga. Cartoons ang gusto mo. May nagsasabi ba sa'yo na gano'n? Mukha ka ng anime? Yes po. Tapos sinasabi nila, mag-try ko daw mag-cosplay. Pero parang, ano, parang yung cosplay kasi talagang binibigyan mo siya ng time. Hmm. Make-up, ng ayos mo. Hmm. Kaya... Okay ka na sa ganito? Opo, okay na po sa ganito. As anime lang ang atake namin, ni Yumi. Okay. Pero alam nyo ngayon, kasama natin, si Rainier Ladik, a registered psychologist who earned a master's degree in Far Eastern University, and he also shares his knowledge about mental health awareness in his Facebook page. Hi, Rainier. Ayan, please join us.
Hello! Si Rainier nakikinig sa usapan natin kanina, hey, di ba? Yes. Tapos napansin mo, Rainier, lahat ng pagpapaayos nila rooted dun sa mga sinabi sa kanila in the past. Kasi ang nangyari kasi, no, just like sa case ninyo, is we're in may bullying na nangyari. And that bullying can actually make you feel, no, this sense of inferiority. And in order to overcome yung inferiority na yan, the person has to compensate. And as for the experiences of Yumi and Michael, that is through enhancing, no, how they look like, their appearance, undergoing surgery in order for them to redeem themselves. So, nakaka-apekto yung mga bashings emotionally, mentally, spiritually. It can diminish a person's confidence. It can distort yung truth na meron yung isang tao. Like for an instance, if you believe in yourself na parang I'm beautiful, then all of a sudden someone said that you're ugly, just like, no, yung kinuwento ni Michael kanina. It defeats, no, yung parang belief natin, yung positive belief natin, and then it gets replaced by those words, no, na sinasabi ng ibang mga tao. May ganyan ako nabasa, it's not you who's ugly, it's the society that dictates na ikaw yung ugly. It's really yung perception ng society about beauty, no? So how can a person recover from that trauma? Kasi tinmo, up to this day, they still remember those words that were said. In another like situation, yung ginawa nila, no, it's a form of redeeming themselves. So somehow, no, that helps to enhance yung self-esteem nila. Pero of course, no, if hindi nakakalimutan yung mga negative words, no, na patuloy pa rin siya nag-echo, no, despite of the changes, no, na ginawa sa isang tao, I think that is wherein essential na, no, to seek help from professionals. Mm-hmm. Wherein, no, magkakaroon ng structure yung pagdi-deal on how to correct yung mga cognitive errors, yung mga faulty beliefs, no, na nagkaroon sa isang tao, so that they'll be able to reframe yung kanilang mga naiisip into something new or into something that is going to be productive. Pero may tanong ako, nakakatulong ba talaga yun na i-enhance mo yung sarili mo to heal yourself? That's just one way. Kasi nga parang, kumbaga, yung inner child natin na na-damage is still there. That's why, no, it's really essential na ma-process yung mga experiences in the past. Kumbaga, magkaroon ng reconciliation sa yung present, saka yung past self mo, in order for you to really heal. So, hindi siya talaga physical transformation. It's psychological. Yes. Diba? Exactly. It's all here. How you see yourself, how you were molded and changed by the experience, how the words of other people affect you. Exactly. Diba? So, paano nakaka-recover sa ganun? May ways ba? Kasi kahit naman magparitoke ka, pero hindi mo pa rin makakalimutan. Kasi dito, no, nagiging external yung basis ng acceptance ng isang tao. It will be helpful, no, for the person to consult to mental health professionals so that they'll be able, no, to be helped in a way na mas magiging structure and mas magiging careful doon sa kanilang mga experiences. Since traumatic, no, yung naging experiences nila, so dapat maging careful and maging sensitive, no, yung taong nakikinig doon sa experiences nila. Mm. So kung tatanungin kita ngayon, Yumi, what makes you beautiful? Para sa akin po, kahit ganito po yung itsura ko, hindi pa rin po nagbabago yung ugali ko. Nasa loob pa rin yung kagandahan ko. Kahit na kung ano mong narating ko ngayon, hindi pa rin nagbabago pa rin yung pakikitungo ko sa ibang tao. Ganun pa rin po. Mm. Ikaw naman, Michael. Ano, paano mo gusto mas makilala ka ng ibang tao? So after we enhance ourselves, no, what else is there to improve? Sabi nga, kapag kunyari, na-achieve mo na yung certain look na gusto mo. Of course, nothing is left but to improve your inner self, your personality, your attitude. So, mas gusto ko siguro makilala ako ng mga tao na the person who's been brave enough to face whatever ridicule, you know, society has given me. And I did something for that. Mm-hmm. And I want them to see that there's always a beauty in each and every one of us, no? May taglay tayong kagandahan. Well, actually, I was listening to Rainier earlier. I think nung sinik yung ulo ko or something, it was meant to be a joke. But as a kid, you know, yung simpleng salita na sasabihin mo, hindi mo alam kasi kung ano yung gravity nun sa isang tao. So na I was informed, syempre bata pa ako, wala akong notion ng ganun. So gusto ko maging aware ang mga tao na yung konting salita na galing sa bibig natin, pag-isipan natin ng maraming beses bago natin sabihin sa iba. Kasi hindi natin alam kung ano yung magiging resulta.
Pero alam mo, Rainier, naniniwala ako dun sa affirmations. Yes. Yung the words that you speak and you say about yourself is what matters most. Exactly. Diba? Do you also recommend that to some of your patients? Absolutely, you know. Yung mga clients ko, no, when they have no this strong overthinking, I just tell them, no, ano ba yung mga words that you wanted to tell yourself? Then practice no yung self-talk. You talk to yourself, I am like beautiful. I am confident. Yes, I am confident. I can do many things. Yung mga ganyan. I am love. I am special. Yes, exactly. So it will eventually, you know, like echo into their actions, their emotions, and their thoughts. Oh. Actually, yun ang na-realize ko, no? Na kahit anong sinabi sa'yo ng ibang tao, what matters most is what you say to yourself. Exactly. Because when you talk to yourself, you are listening and you're absorbing everything. And what you believe is what you become. Exactly. Di ba tinuturo yan ng mga psychologists? You have to believe it in yourself. You deserve the love that you want. You are beautiful in your own way. Di ba? Right, exactly. So it doesn't matter how many enhancements ang gawin mo. What matters is how you look at yourself. Sometimes we just have to change yung narrative na sinasabi natin sa ating mga sarili. Kasi minsan, hindi natin alam no, na maganda ka na pala, no? Pogi ka na pala. But then, yung narrative mo towards yourself is different. So that's why, no, importante na baguhin natin yung mga bagay na sinasabi natin towards ourselves and be good to ourselves. Tama yan. Alam mo, parang bottom line ito, love yourself and be kind to yourself. Diba? Kasi pag mahal mo na yung sarili mo, at gaya yung sinasabi ni Rainier, pagkilala mo na yung the very core of you, if you get to know and meet yung the inner beauty, the inner self, yun na, mas magiging confident ka na. The transformation is not from the outside in, it's inside out. Exactly. Diba? What you feel on the inside will transcend on the outside. So dapat yun ang laging feeling natin. We are beautiful. Yeah. Diba? Kaya naman beautiful people, babalik po kami.